I'm Yvette Molina. 50 years old, nakatira ako sa Baylugo, may Kawayan, Bulacan. Pinangalan ako sa Ormoc City Leyte. Napadpad sa Maynila, nag-asawa, nagkaroon ng dalawang anak. Punta sa pagninegosyo ng furniture making. Bago kami napunta sa furniture making, ma'am, galing kami sa... Talagang yun yung trabaho ng Mr. Kong, furniture. Meron siyang company na pinapasunan. So, naisip namin na magkaroon ng sarili. Ilang taon na po ang iyong negosyo? Ang negosyo talaga namin, nagre-range siya sa 10 to 7 years. Okay, 10 to 7 years. Nakasali, ma'am, sa iskaparati. Ang saya-saya ako. Nagulat ako nung tinanong ako ni Ma'am Jonah kung gusto ko daw sumali sa iskaparati. Sabi ko, ma'am, hindi ko alam yung iskaparati. Pwede pa ka-explain kung paano pa sumali dyan. Ayun, in-explain sa akin. Sabi niya lang, magpadala ako ng mga pictures ng mga product namin. Tapos, picture na may kasama ako, ganda ako daw. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganda, ma'am? Kung anong meron ako, yun lang. Ayan, tapos, ayun, nakapasok na ako sa iskaparati. Sa akin naman, ang na-expect ko naman, sa pansali ko dito sa iskaparati, no, to be proud. Malaki pa sa salamat ko talaga kasi nadagdagan yung mga customers namin. May customer ako sa San Jose del Monte na nakita lang nila yung page post daw ni Ma'am Lenny Robredo. Doon nila nakita. Kaya di ba masaya? Malaking tao yun. Kinost pa yung product namin. Yun. Ma'am, malaking bagay talaga na nakikilala yung aming maliit na negosyo noon. Paano pala kayo nagsimula sa Kasagana Ka? Sumali ako sa Kasagana Ka, accidentally. May kaibigan lang na nag-aya sa akin. At nabanggit nyo kanina na meron kayong role sa Kasagana Ka, no? Ano po yung position niyo? Isa akong Board of Trustees sa Imbili. Okay. At ano po ang ginagawa ninyo? Pag mayroong claims, halimbawa may member na namatay. So, kasi sa insurance kami eh. Pag may member na namatay, noon kasi isa akong coordinator pa lang. Tapos after 3 years na bilang coordinator, nag-election as a board of trustee, isa ako sa napili ng maging board. Tapos yun nga, pag may member na namatay, may claims, isa din ako sa asignatory na pumipirma ng mga cheque para sa claims. I see. Maganda pala po ang inyong position sa Kasagana Ka. Umangat-angat ng konti, hindi lang as never. Okay, congratulations. So yan, so nakikita ko sa sipag at tiyaga ninyo, mangyayari po yan. Now, sabi nyo nga kanina, marami kayong pinagdaanan. Ano po ang naging gabay ninyo sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay? Ano po ang naging prinsipyo? Prayer lang. Prayer lang bang talaga? Okay. Yun. Dapat nandyan lagi sa gitna ng Panginoon. Tama po yan. Laging manalig at magtiwala sa Panginoon. Yes. Pananampalataya.
At ano naman po ang pwede niyong ipayo sa mga katulad din ninyo na nag-uumpisa maging micro-entrepreneurs o nag-uumpisa mag-negosyo? Ano po ang inyong maipapayo sa kanila? Ang maipapayo ko lang sa kanila, ma'am, may dagdagan pa ang sipag. Magtsatsaga pa, sabi nga nila, yung maiksi ang kumot, natutong lumaluktot, kung ano lang yung kailangan, yun lang ang dapat meron, kung ano lang ang meron pala, yun lang ang pagkasyahin. Yung ganon, yun, tsaga, sipag, at panalangin, kailangan may gabay lagi ng Panginoon. Okay, tama po yan. Sipag, tiyaga, at panalangin, at pagtitiwala. Titiwala. Pag-asa. Opo. Ito pong nangyaring pandemya sa atin, paano po kayo naapektuhan? Malaki po ang apekto sa amin na ito, ma'am, kasi talagang nung time na nagkaroon ng pandemic, meron kaming gawa, nag-start na kaming gumawa. Opo. Tatlong item siya ang ginagawa ng Mr. ko. Ngayon, biglang nag-lockdown. Nabili na namin lahat ng materials. Basta yung materials para dun sa gagawin, nabili na namin. So, nasimulan na, ginagawa niya na. Ngayon, hindi matapos dahil wala nang mabibila ng materials. Dahil nag-close na lahat. Ngayon, yung lahat ng 50% na kinuha namin advance doon, na ipambili na ng materialis. Wala na kami pagkain. Pero yun naman, natawid namin. Kahit paano, may tulong naman ng gobyerno. Nakakuha kami sa SAP kalahati. Tapos may mga bigay ng barangay, mga ganon. Tapos may konting naitabi. Kahit paano, nakasurvive kami. Lahat sa lahat naman po nangyari yan. Talagang malaki ang naging epekto sa atin ng COVID-19 pandemic. Isa ngayon po, kumusta na po ang lagay ng pagnenegosyo ninyo? Ito so far naman, patulad nga yan. May deliver kami, pero at least ito malapit lang. Tapos maraming naka-line up na gagawin. Okay na po yung materialis na karoon nila. Meron na talagang mga kasunod na kaagad. Kaya kahit papano, nakaka-recover na. Kasi unti-unti na pong bumubukas ang ating ekonomiya, na-lift na yung mga ECQs natin. Ano po? Okay. That's very good. Okay, Nay. Thank you so much po sa inyong oras. Salamat. Hangad po namin ang inyong tagumpay sa iskaparati.com dahil yun po ang aming advocacy, ang matulungan ng katulad ninyong mga small micro entrepreneurs dahil kayo po ay isa sa backbone din ng ekonomiya natin. Mabuhay po kayo. Salamat. Maraming salamat po. Have a nice day.